kids, Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo, lived lives from the opposite ends of the pole. She grew up in a family that's trying to make both ends meet, while he lived a comfortable and sheltered life. But were there any similarities between the lives of young tots, Judy and Ryan? Okay guys, let's just go way back ha. Ano ba yung naalala nyo na first impression sa inyo ng mga parents nyo? Ikaw, Judy. Ako? Nung nasa chan pa lang kasi ako ng mami ko, nagmamadjong na siya eh. So, ako si One Ball. One Ball, Judy Oink, at saka, One Ball, Judy Oink, at saka, yun, Judy. Doon lumabas yung Judy. Kasi talaga nung bata ako talagang putok na putok yung pisngi ko. Bilog na bilog talaga siya. Ikaw, Ryan, ano ba? ako laging four years old, five years old, maganyan, lagi akong madaldal. Lagi akong nakikisama sa usapan ng matanda. Pero how was your family nung time niyo? Mga Santoses? Sa Las Piñas kami talaga nakatira. Lumipat lang kami ng Antipolo para malapit kami sa daddy ko, sa tanay. Oh, okay. Tapos, nagkaroon ng problema si daddy. He had to leave for the States. Tapos, lumipat kami ng bahay. Naghiwalay sila ni mommy. Doon na kami unti-unting. Kumbaga, naranasan talaga namin yung sinasabi nilang hirap ng buhay talaga. Naranasan namin talaga yun. Agoncillos, how was it when you were growing up? Well, my parents kasi are a young couple. When they had my brother, 17 pa lang sila pareho. And then, ako, 26 sila nun eh. And so, they only started having a stable job around that time. And everyone in the house... How many were you? Well, dalawa lang kami magkapatid. He's 9 years older. And then, pero hindi kami lagi kaming marami sa bahay kasi since nakatira nga yung parents ko sa bahay ng lolo at lola ko. I remember it was a house, well, now it's a house that we live in now, no? But the house has about what, 5-6 rooms and each room had a family. Pero how different, I mean, kung big family yung sa inyo, Ryan, sa'yo, Juday, maliit lang kami. Maliit lang, di ba? Pero na-compare niyo na ba sa isa't isa yung buhay niyo before when you were younger? Na-compare ba natin? No, not compare, pero napagkwentuhan na namin because I've met her aunts also and uncles. Tapos yung mga uncle ko rin sa mga kapatid ng dad ko tsaka yung kapatid ng mom ko na meet na rin niya. It's mas malaki nga yung family namin, ano? Mas malaki. Okay, pero Ryan, Juday, may nakwento ba yung family niya sa'yo? Kung ano yung naalala nila or kung ano yung nakakatawa na nagawa ni Ryan nung maliit pa siya, yung mga kalokohan niya noon. May nakwento ba sila? Iniisip ko, actually, ang naalala ko lang nung nasa States kami, sinasabi lang talaga nila sa akin, ever since si Ryan, madaldal na talaga. Madaldal na talaga siya. Sa side naman ni Juday, may nakwento naman sila about I remember Jeff's story about his first car and... Oh, ano nangyari? Can I say this? Noong unang kotse kasi ni Jeff, so magkasama siya si Jeff, si Jack, si Juday. Walang aircon yung kotse. Pero, siyempre, artista na sila eh. Hindi naman sila pwedeng walang aircon. So, hindi sila magbababa ng bintana. So, kahit pawis-pawis, hindi sila pwedeng magpay-pay. Siyempre, image eh, di ba? Walang tint ba yung kotse? Walang tint. Galant na itim. Tapos, sira, walang sounds. Pero sila sa loob. Kunyari, pero... Baka sakalin ako ni Jeff na ito, pero... Kasi yung mga katabi namin kotse, Benz, tapos... Ay, Green Hills Days yan, eh. Oo. Eh, siyempre, familiar na rin. Uy, artista. Si Kuya sa That's Entertainment na nun, eh. Kumbaga, peak nila ni Ana Rosas yun, eh. So, hindi kami sumasabay sa takbo Uso. Ng panahon, di ba? Pero nung sa... Like, in your own place, sa bahay ba ninyo, yung nakakapaglaro ba kayo as normal kids? Ako? Sa labas, like sa streets. Talaga? No. Pero artista ka na nun, you started very young. Anong age? Eight. So, syempre, nasa school ka na. Magka-20 years ka na pala. Ano pala na may mga bit? Artista. Dalawang dekada. Sakit, ha? Mga bit players pa lang ako. Nga, hindi pa naman talaga... hindi pa ako nilo-launch nun talaga. Kasi, although hindi naman talaga ako nagkaroon ng launching something nito na lang. Nagagawa ko naman lahat ng gusto. Nagpapatintero ako, nagbabahay-bahayan, tutumbang preso.
So, ikaw, Ryan, nakakapaglaro ka naman. Yeah, I had a very normal childhood. Social-social kang no. hindi nasa kali naglalaro. No. Ano siya, G.I. Joe? Hindi. Collection ba ito? Na G.I. Joe collection? No, meron. As I was growing up, medyo hindi kami naging close ng brother ko because meron akong kasi yung yaya ko noon, hindi ako pinapahawakan sa kanila because since siguro sabihin mo nang 1 year old ako, 9 siya. Yun yung mga panahong nagpapatintero siya. So hindi ako papahawakan dahil nga madumi, syempre papasok sa bahay, hindi papahawakan yung kapatid. So I only got close to my brother siguro nung mga bandang 7 or 8 kasi medyo natakot yung utol ko kasi itong batang to, lalaki yatang ba dito? Kasi parang takot siya baka maging lampa eh. Kasi since nga hindi siya, yung kumbaga sa paningin niya, ako noon, I'd have my, yun nga, collection of G.I. Joes, I'd play at home. Diba nung mga bata tayo, meron tayong mga nursery rhymes, mga favorite songs. Ano yung wala? Wala kang alam na nursery rhyme kahit isa. Hindi, meron naman siguro, pero... Pero mga bastos. Ano ba, Ryan? Natutunan ko na nung high school ako. Ikaw, Juday, may naalala kang... Ako, wala rin eh. Wala rin ako maalala. Kasi, nung kabataan ko... Nung bata kasi ako, nakwento ko sa'yo yan, di ba? Yung sa tabi ng grocery namin, sinihan. So, doon ako lagi sa sinihan. Kasi since bata ako, cute. Yung mga tauhan ng daddy ko, pinapasok ako sa sinihan para passes nila. So, ang training ko na, hindi nursery rhymes, yung mga boses ng tao sa loob ng sinihan. Pero sa time, nanonood kami ng TV. Siguro mga 5 years old ako, 4, nanonood kami TV sa tanay, sa grocery. Biglang nag-block yung TV. Ang sabi ko na daw, woo! Balik ang pera! Come back my money! Kasi yun yung naririnig ko sa sinihan. So, hindi rin ako familiar sa mga nursery songs. If anything, kung ano lang natutunan ko sa Sesame Street tsaka sa Batibot. Batibot. Yeah. Ikaw rin, mahilig ka rin manood sa Sesame Street, Batibot. Actually, yun nga yung kinakanta namin pag nasa dinner, nasa mga out of town. Sige nga, example ng mata, mo na. Tusukin ng isa. Mali yun eh. Sige na, dali, kanta kayo. Just kahit konti important. Sige na. Ayan, umpisaan mo. Taka-taka-tok. Alam mo yun? Taka-taka-tok-tok-tok. Ayan, siya. Tsaka ano yun? Alagang si Puti. Yeah. yun yung mga ano. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.